Okay, good morning mga ka-SF, mga ka-ibon. Kamusta kayo? Ito, papunta tayo ngayon ng loft para sa ating loft activity. Magpaparanging tayo ng batch 1 and batch 2. Pero alternate yan. Silang dalawang batch paliliparin natin. Pero unahin ko muna yung batch 1 after mga 15 to 20 minutes. Saka ako naman palalabasin yung batch 2 para hindi naman sila masyadong marami. Kasi nag-check ako ng inventory natin. Ang ibon natin nasa 31. So medyo madami-dami. Medyo mahirap mag-monitor pagka ganun kadami. Tsaka yung ibon baka mabatak, no? Kasi yung batch 1 natin lumilipad na rin sila ng malayo. Tapos ang problema baka yung batch 2 pag naisabay natin mahahatak sila sa malayo. Anyway, so tuloy na ang North Pihit South, no? So good luck sa lahat na maglalaro. Ano yung mga panlaban nila, mga specialist nila ng pang North? Tignan natin kung magandang ililipad sa South. Although ako naman, no, sa opinion ko, pare-pareho lang yan. Yung mga ibon na pang North, pwede din ilipad yan sa South. Pero siyempre, pag matagal nyo ng hawak, dyan nyo din malalaman kung saan sila maganda ilipad. Yan. So ako, hindi ako against kung dapat pang North, pang North. Kung pang South, pang South. Pero ako, sa base experience ko, ang ibon ko kasi all the way nang simula nang mahawakan ko sila, sa South ko lang talaga sila na ililipat ng kahit papaano sagad, no, hanggang Tacloban. Okay, so yung puno ng aking Maya 54 ay winner ko din ng North Race, pero hanggang ano lang, hanggang San Fernando La Union lang yata yan. Basta 4 laps sprint summer race ng APC way back 2008. So hanggang dun lang. Then hindi ko pa talaga sila nasusubukan na yung talagang na i-prepare ko for derby or nakapag-set ako ng panlipad ng North. Kasi yun nga, hindi ko pina-priority yung pang North. Tsaka one season a year lang ako. Talagang dedicated lang ako sa South Race. Binibigyan ko ng time. So anyway, mga ka-SF, drive lang ako pagdating ko ng Loft. Bye-bye! Okay mga ka-SF, mga ka-ibon, dito na tayo sa Loft. So palalabasin muna natin ating batch 1. And then dito ko na sila ilalagay sa bilaran. Tapos ako kung bubuksan yung ating bilaran para instinct na nila. So every time na bubuksan ko yan, dapat sabay-sabay na sila. Okay mga ka-SF, update ako ulit. Okay mga ka-SF, mga ka-ibon, so nandito na lahat ng ating first batch. Bubuksan na natin yung ating bilaran para sabay-sabay na sila lilipad. Okay, so si Rocky ayaw. So update ako. So ayan mga ka-SF, na sila, bubuksan ko yung aking trap. Yan. Yan yung way natin para magsabay-sabay sila lumipad. Okay. So akyat tayo dito mga ka-SF, teka lang. Okay, yan na mga ka-SF. So nag-grouping na sila. Maganda na yung kanilang may isa tayong mihiwalay. Ayan. Ayan, kita nyo ako kay SF. Yun yung way para at least mabuo yung pag-grouping sila pag lumilipad. Pagka nasanay na sila ng ganyan, mga 1 week lang yan na ganyan, matututo na sila. Okay.
1 week, sunod-sunod na ganyan na malalaman na nila, so hindi na si magbabaklas, magiging routine na nila. Okay. And 2, 4, 6, 8, 10. Okay. So at least nakita na natin ang pag-groupings nila pag nagre-ranging. Okay, maya-maya ulit KaSF pagkalabas na ng ating batch 2. Okay. Mga KaSF, mga kaibon, ito si Iraki, no? Ililipad ko siya ulit ng South Race. Pero North, ano yan, kumbaga North Series ang category. Pihit lang ng South. Okay. Mga kaibon, mga KaSF, time check is 10:45. So maya-maya, mga after 15 minutes, palalabasin ko na itong ating second batch, no? Okay. So far, maganda na ang pag-settle natin. Marunong na sila bumalik. Yung mga huli nating tinuturuan na nag-overnight sa labas, so far, maganda na ang trapping nila. Marunong na silang mag-trap. Tapos, on time na rin sila bumalik. Okay. So mamaya ulit KaSF, update ako mga 11, pagpapalabasin ko na yung mga ibon natin itong second batch. Okay. Okay mga KaSF, mga kaibon, time check, ang oras na ngayon is 11:05, so magpapakawala na ako ng ating batch 2 ng mga young bird. Okay, ang batch 2 natin more or less, kung hindi ako nagkakamali, nasa 19 yata sila. Bali, tatlong old bird, then this is a east na young bird to. Okay, mamaya ulit mga KaSF, update ako pag nasa bilaran na sila at pag nabuksan ko na. Okay, mga KaSF, mga kaibon, total birds na itong batch 2 is 17 birds. Okay, so may kasama silang tatlong old bird at the rest young bird na. Okay, malalabasin ko na sila. Okay, mga KaSF, mga kaibon, palabasin pa, paliparin ko muna yung itong ating batch 1, no? So grabe, ito yung challenging, yung magtuturo ka ng mga ibon. Okay, palabasin ko na itong batch 2. Yan mga KaSF, palabas na natin itong batch 2 natin, no? Siguro mga 1 week to, ready na silang mag groupings. Ayan, no? Ang gulo-gulo. So yan na. Magbubulat na lang yung mga taga dito, ang daming humilipad ng ibon. Ayan. Ang gulo-gulo nila. Ano ba yan? Ayan sila mga ka-SF. So 17 plus 12, 29 lang pala. Yung isa pala natin na ipadala natin ng Cotabato. Yan mga ka-SF. Hindi pa sila nag-uumpisa mag-grouping, pero pag nag-start na to sila mag-grouping, nakakatuwa. Madami-dami tayong pandipad itong darating na south.
Itong pihit ng south, north, pihit south. Siguro ililipad ko ulit yung tatlong finisher natin. Lahat, all hen. Pero titignan ko kung ililipad ko ulit si 210 ko. Si blue 210. Okay, mamaya ulit ka SF, update ako. Mga ka-SF, mga ka-ibon, update lang ako. Ito yung mga ibon natin, no? Yan, may pumasok na tayong tatlo. Okay. So, tapos na sila mag-ranging. As of 11:30. Ayan. Siguro, ang tune-up ko na ito, another 2 weeks. Sunod-sunod, mapapalabas ko na silang sabay-sabay. Okay. Ayan. Okay. Nakakatuwa sila kasi nag-uumpisa na silang mag-groupings. Okay, so paano mga ka-SF? Update ako ulit pagka feeding time na. Okay. Okay mga ka-SF, mga ibon, ito na sila, nakahalera na sila dito, no? Siguro gutom na rin sila, gusto na rin pumasok. Okay, ayan. Ito yung mga huli natin tinuruan ng mga superset. Kasama may MacArthur banded sila na combine. Okay, ayan. Pasukan na pala sila. So, mamaya mag-headcount ako. Okay. Maya-maya ulit mga kayase pag feeding time. Kasi feeding time na, no? Binubuksan ko lang tong ating main door para at least yung hindi pa ganong sanay sa trap, ayan, pwede na silang pumasa. Ayan, pasok na kayo. Pag naiwan kayo dyan, wala na kayong makakain. Okay, mga ka-SF, mga ka-ibon, tapos na sila kumain. Ito yung ating painuman. Plain water lang sila ngayon. Buti nakapaglinis ako. Binunash ko itong ating painuman para pag nasa video naman presentable. Kasi lagi na nakikita madumi. Okay. Yan. So, relax na sila. So, tandaan lang natin, habang nasa growing stage sila, habang nag-de-build sila ng muscle, dapat wag natin sila titipirin sa patuka. Dapat continuous ang high protein habang nagmumolt sila. Kasi yan ang pinaka-key natin para mapabilog natin lang maganda ang ating mga warriors. Pag tinipid natin sila sa patuka, lalo na habang nagmumolt sila, mapapansin nyo ang katawan nila malambot tsaka tamad sila lumipad. Yun din ang napansin ko, based din yun sa experience ko. Kaya ako habang nagpapaedad tayo ng ibon, habang nagtuturo tayo ng ating mga young birds, dapat masustain natin yung kailangan nila. Okay. Mapapansin nyo, kahit ang ibon nyo, hindi ganun kalakihan. Small bird lang sila, no? Pero pag hinawakan nyo sila, bulto, kumbaga buong-buo, apple body. Isa rin yan sa mga gusto ko, apple body na panlaro. Tsaka, hen team ako pagdating sa mga south. Sana this time marami rin tayong mga hens na makakatapos. Okay.
So yan, magpapainom na tayo. Kukunin ko lang yung ating patukan. Papasok ko na itong painuman. Okay, wait lang mga KSF. Okay, tsaka mga KSF, mga kibon, ang isa rin napaka-importante, pag magpapakain kayo ng ibon, tanggalin nyo yung painuman. Okay. Ayan, mga KSF, tignan nyo naman ang ating warriors. Magaganda tumindig, tsaka makikita nyo sa tayo nila. Buong-buo yung katawan nila. Okay. So, malapit na rin sila matapos sa molting stage. Okay. Pasok na natin itong painuman. Mas kape. Okay. Alright. Yan na mga KSF. At least nakapaglinis tayo ng ating painuman. So, paano mga KSF? Sa susunod ng ating content, update-update na lang ako sa ating loft activity. Okay. Bye. Sa mga bagong subscriber, please like, subscribe, and share. And thank you for watching mga KSF. Sana huwag kayong magsawa, magsubaybay, and more blessings sa inyo. Bye!